dyan, kumusta na po kayo? Are-are ang ating palabas ngayong araw ay pupunta tayo sa lungsod ng Imbuli. Malapit lamang dito sa ating bayan na tinitirahan sa Firenze. Tayo ay dadayo at titingin tayo kung ano ang maganda na mga tanawin ng mga lugar doon. Nasama ko nga pala ang pamilya ni Kuya Erwin Casanova at ang kaniyang pamangkin na si Ashley at ang kaniyang may bahay. Hey Kulo, nandito na tayo sa downtown ng Imbuli, mga kasigla. Ayan yung nasa unahan na sasakyan, yan ang sasakyan. Dalawa kasi kami, kasi hindi magkasya sa isa. Kaya dalawa ang aming ginamit na kabayo. Ayan, ang nagmaniho doon, si Ashley, yung pamangkin ni Sir Erwin. Ayan, nandito na tayo sa... Punta na tayo sa downtown Imbuli. Ayan. At nandito na nga, na-park na natin ang ating mga kabayo at nag-umpisa po na po tayo maglakad. Ito po yung aming mga kasama, yung dalawang anak ni Erwin at ang kanyang may bahay. At yung ito na nga, si Siglang Araw. At saka yan si Sir Erwin. At yun si Ashley, yung may hilahilang maliit na aso. Mga kaibigan, dito na tayo naglalakad sa tinatawag dito na Marcha Piedi. Ito na yun, ito na nga, ito na pala yung Imbuli. First time po natin dito na makapasyal sa Bayang Are. Medyo may kaliitan lang ang Bayang Are, hindi katulad doon sa Firenze Metropolitana. Yan po yung mga kalye, medyo wala po masyadong tao. Kasi ano, linggo ngayon, yung mga taga rito ay nagpapahinga o dumadayo din sa ibang mga bayan. At kami na mga taga ibang bayan, ang iba nagpapahinga, ang iba ay dumadayo din dini sa kabilang bayan. Ganyan lang po ang sistema dini, mga kaibigan. Ayan si Kuya Erwin, Siglang Araw, panay naman ang kaway eh. Ayan, nakabunit pa at medyo malamig pa po din eh, mga kasigla. Ayan. At nandito na tayo sa may parting mga ukay-ukayan. Mga jacket na panglamig. May mga pantalon, may mga lana. Yung lana na yung parang mga balahibo ng kambing at baka. Ayan ay pang-proteksyon sa lamig, mga kaibigan. Ayan, mga gamit sa mga pangbata na panglamig. At mga itong hilirang ito ay mga negosyante na nagtitinda ng kahit ano-anong mga paninda sa paninda na may mga pang-kusina, may pang-damit, ng gayon at iba pa. At sa bandang ari may nakita tayong mga kwaknet. Ayan, mga pulang kwaknet, mga kaibigan, mga kasigla. Ayan, mga kakanto. Patuloy po tayong lalakad papuntang sentro. At yan, yung kartulina na yun, may camera. Dito kasi sa lugar ng kahit saan dito sa Italia, napalibutan ng mga telekamera. Kaya pag gumagawa dito ng mga kalukuhan, madali lang mahuli. Sana all ganon. At ito, nandito na tayo sa may piyatsa. Ito yung parang bahay-bahay na pwedeng pasukan ng mga bata. Pero kami, hindi na kami pumasok. Patuloy na kami pumunta doon sa may bandang unahan. At are, may nakita kami aring malaking ano? Anong tawag are ma? Are? Christmas tree. Ibang klaseng Christmas tree dito. Parang pyramid. Napakahaba, maganda at napalibutan ng ilaw ng Chinese, ng Chinese. Ayan, kaibigan, mga kasigla, kakanto, ayan. Ito yung parang may merkato din eh. At ngayon, dumiretso na kami din sa mga kalye sa sentro.
Dito na kami sa sentro. Oh, dito na mga ka, mga negosyo. Ito yung mga kabahayan dito. Ayan, mga luma na rin na bagong pintura laang. Ayan, mga negosyo ng mga damit. Ang iba bukas. Ayan, si Mrs. ni Siglang Araw at ngayong kanyang ni Kuiho. Ayan, nagpusing doon sa may ano ba yun. Mabalis naman itong ulip na to. Ayan, at nandito na kami sa may sentro ng piyatsa. Lire, ito yung simbahan, yung domo nila, tsaka itong mga paligid nito, mga hotel daw are, mga diyan nakatigil, yung mga bisita din sa bayan ng Impuli. At ayan, palakad, palapit tayo doon sa may malaking, ano ba yun, anong tawag ba yung parang buntot ng scorpion. Ayan mga kaibigan, ayan o. Maganda din pala din medyo matiwasay din ang bayang are. Tsaka maganda rin yung kanilang mga kabahayan, mga infrastruktura nila dito. Ayan, ito na yung paligid ng piyatsa nila sa sentro. At maya-maya, may nakita akong maliit na trinino. Ayan, maliit na trinino. Maya-maya, tayo mga sasakay niyan, mga kasigla. Ayan, iikot yan dito sa sentro. Makita natin yung mga iba't ibang kalye at mga tanawin dito sa sentro ng Impuli. Kasi pag naglakad tayo, napaka sa kahirap, masasakit yung pa natin, mga kasigla. Kaya sasakay tayo doon. Ngayon, umikot doon sa may paikutan. Ayan, at itong ibang mga bisita, may mga daladala pang anak. O, tas si Ate Gisa, ayan, sumulyap sa ating kamera. Ayan, papalapit na ang trinino. Ayan, sasakay po tayo diyan. Ayan, yung iba, mukhang wala atang sumakay kasi itong ano na ito ay may bayad. Hindi katulad doon sa bayan ng Prato, libre. Dito sa Impuli, may bayad, mga kasigla, kaya hindi masyado comfortable. Alam mo naman tayo, mga Pilipino, masaya pagkalibre. Siyempre, yan na si Mrs. ni Siglang Araw, ang kaniyang love of my life. Ayan na, tayo ay umandar na ang ating trinino na maliit. Ayan, Siglang Araw, panay naman ang ngiti, parang naka-jackpot. Ayan na yung medyo parang malaking ano doon, mga maraming ilaw. At tayo ay palabas na din sa may piyatsa. Ayan ang pamilya Casanova, Nixon Square Wen. Ayan. At ayon, randahan lang ang patakbo ng makinista kasi maraming tao baka makabunggo. Tsaka para ma-aninad natin ang mga tanawin. Masarap yung dahan-dahan lang. At dito naman, ito mga bata, ikot-ikot. Nandoon mga bata din, mga sakaya ng mga bata. Dito na tayo sa maliit na kalye. Maliliit po ang kalye dito, mga kasigla. Kaya dapat dahan-dahan lang para hindi tayo makadisgrasya. Ayan, dito na tayo sa may maliit na piyatsa, patuloy ang ating takbo. Ayan naman, Siglang Araw ng paano na naman, ayun yung ating sa likod, ilang bago na rin, minimum tatlong bago na ata, apat o lima. Yan, yung ano ba ito, itong ano ata ito, may building ng ano, barangay, barangay hall. Ito, may mga iba, naglalakad, yun, nagbabike. Ayan. Dito banda, ewan ko kung ano na ito. Basta itong kalye na to, pagkat sa dulo may piyatsa, may ito, itong may paikot-ikot at mayroon pang perswell. Ayun. Yun, may mga tao din siguro na sumasakay sila dyan sa maliit na perswell, mga kasigla. At ayan, patuloy tayong umikot dito sa piyatsa nga re. At may nakita din tayong ibang mga laruan ng mga bata. Ayun. Tsaka patuloy tayong ikot. Nakadalawang ikot na ata kami. Pangatlo na ata kami. Iwan ko pa kung bakit ang makinista nga rin ay panay ang ikot. Dito sa piyatsa nga rin. Wala naman ibang nakikita. At pagkatapos ay dumiritso na nga kami sa may bandang unahan. Ito naman si Siglang Araw.
Anay naman ang pa-cute. Ayan, nandito na tayo. Pabalik na tayo doon sa sentro, sa piyatsa, sa may Duomo. Ayan, yung mga kali, mga bili, mga negosyo ng mga Incheck, mga Sri Lankan, mga kibaban. At nandito na nga tayo, nakabalik na tayo mga kaibigan. Sa piyatsa nga rin, napaka-iksi lang ang aming biyahe. Ewan ko ba kung bakit iksi lang yun, hindi napunta sa ibang ano. Kasi, ewan ko, malalaman natin dyan sa bandang unahan kung bakit napaka-iksi lang ang biyahe. Tapos may bayan, talaga naman. Ayan, paikot na tayo, pa-parking na. Ayan, siglang araw, video dismayado, pero nakangiti pa rin. Kasi may mga lugar na hindi pinuntahan ng makinista nga re. At ayan na nga, ayan na. Papahinto na ang trininong na ito. Oo, ayan. Ngiti na lang natin. Yan, bababa na si Mrs. ni Siglang Araw. Iba. Ayun, at yung isang Italiano doon nagre-reklamo. Bakit daw ganun lang kaigse? Ang sabi naman ng makinista, may merkato, hindi pwedeng ipasok kasi may nagtitinda, hindi daw makatawid at naharangan ng mga nagtitinda ng mga bulante, kaya una lang kaigsi ang 3 euro. Subalit, patuloy tayong umikot dito sa gitna ng sentro ng Empoli. Ayan, mga sarado naman. Amin lang kinatuwa dito ay itong mga ano nila, lantern, itong mga paano ng Pasko. Ano tawag nito, ma? Italiano, yung ano, ayan oh. Mga ilaw, mga ilaw, napakaganda. Ito lang ang naano namin dito. Pero kung sa yung iba naman medyo hindi naman gaano, hindi katulad sa Firenze na talagang napakaganda ang mga piyatsa nila doon, napakarami at ang mga museum nila doon. Dito medyo ganyan lang, parang barangay lang, pumunta sa kabila, sa kanan, diretso. Ganyan. Malapit nang matapos ang ating palabas, mga kaibigan. At maraming salamat sa inyo. Baka naman pindutin nyo na lang yung subscribe button dyan at yung button notification para minsanan ay makapag-upload tayo ng mga pinobring palabas. Ma-update po kayo. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan, mga kasigla. Mag-ingat po kayo lagi diyan kung nasaan man kayo naruroon sa mundo. Paugaling mahinahon, uminom ng maraming tubig at matulog ng maaga at para gumanda ang katawan at malakas ang pakiramdam palagi sa araw-araw. At nandito na kami at maraming salamat sa inyo. Ciao, ciao!